Tigilan mo yung mga meeting-meeting mo. Ang ambag mo, alagaan mo yung mga bata. May mga pangangailangan din ako bilang asawa. Minsan gusto ko ako naman yung alagaan. Huwag mo sabihin, pumunta ka ng leksyonan. Linggo. Underman yung isang branch. Kailangan ko pumunta sa Marikina. Eh, paano yung pagsisimba natin mamaya? Teka, mga bata. Magdasal muna tayo, ha? Kailangan ba magiging pare? Tsaka yung bakasyon mo ngayon, parang ang tagal, ha? Ang problema. Paano, Ninong? Kung pirmahan na lang, magiging official na yung partnership natin. O sige, padala mo lang sa akin mga kailangan kong pirmahan. Oh, Marge. Nakita mo naman, pare. Ang laki ng ililago ng lechunang ito. Inimulan namin ng pare mo. Noon, puro utang. Buti na lang, nakatutok si Mark. Kaya nakabawi rin. Oo noon, Marge. Bata pa lang si Mark. Eh. Nakikitaan ko na magiging magaling na negosyante ito paglaki. Lalo ngayon, mag-partner na tayo noong. Gusto ko nga sana magkaroon tayo ng branch sa ibang lugar eh. Oh, paano? Marge, Mark, mauna na ako yun. Sige po nang. Oh, sige. Sige, para ingat. Nakapustura ka yata. Naku, hindi ko na makalimutan. Happy wedding anniversary. Maraming salamat po. Sige, i-celebrate yun ha. Oo, Nay. Hintay mo na lang ako sa opisina. Tapusin ko lang to. Yung ibang mga lechon hindi pa ready? Hindi pa ba pwede ka naman dito? Tapos yung ibang mga lechon, paayos yun na, ha? Babe, di ba sabi ko sa'yo, susunduin na lang kita sa bahay? Eh, kasi Mark, baka malate tayo. Kaya lang, kailangan ko pang pirmahan to. Anong oras ba yung sine natin? 10:30 yung screening. Tapos pagkatapos noon, magla-lunch pa tayo. Oh, Mark, ngayon lang tayo magkakasama na tayo lang. Sir, Sir Mark, ito po yung bago nating tawuan, si Alan. Alan, good morning, sir. Sili na mag-iikot sa'yo. Basta ayoko na nililate, ha? Opo, sir. Maasahan niyo po. Okay. Lim, ikaw na bahala. Okay po, sir. Anong oras na yung sili? Bakit di tayo maabot? 10:30. Kailangan kong pirmahan to, eh. Kasi payroll to. Kailangan sumweldo ng mga tao. Ganito na lang. Dumiretso na lang tayo dun sa reservation mo sa lunch. Huwag na tayo magsini. Aksaya naman ng oras yun eh. At least sa lunch, makakapagkwentuhan tayo, di ba? Di ba? Wait. Wait lang. Tapusin ko lang to. Trabaho, dapat ginagawa sa opisina. Ang mga pag-concentrate sa dami ng tao sa opisina eh. Kaya ako na lang. Dito na lang to. Siguro kailangan mo na ng tulong. Bakit hindi mo dagdagan yung staff mo para hindi ikaw yung gumagawa niyan? Eh, accounting na to eh. Ayoko ipagkatiwala sa iba. Ako lang talaga. Wes, kailangan mo talaga gawa ng paraan yan. Dahil ilang buwan na lang, mula ngayon, masusundan na si Bam. Talaga? Magandang anniversary gift yan, ha? Bilis, ha? Tayo. Na
Dinadagdaga ng isang miyembro ang masayang pamilya nina Mark at Belen. Kasabay nito ang tuluyang paglago ng kanilang business. Pero ang tagumpay sa pagninegosyo, may kapalit palang pagsubok sa kanilang relasyon. Hello, Lynn. Ano? Hindi pwede. Hindi tayo pwedeng kulangin ng order. Malaking kliyente yan. Magpapasok ka ng mga naka-day off. Wala akong pakialam. Isa-isa mong tawagan. Papasukin mo. Oo, pupunta na rin ako. Oo, sige. Mark, huwag mo sabihin pupunta ka ng lechonan. Linggo. Underman yung isang branch. Kailangan pumunta sa Marikina. Eh, paano yung pagsisimba natin mamaya? Mahal. Mahal. Hmm. Nakakain ka na ba? Oo. Kumain ka na ba? Kain ka muna. Hindi. Okay na ako. Sa opisina na ako kumain. Yung mga bata. Kanina patulog. Naayos mo ba yung problema sa lechonan? Naayos naman. Nahihabol. Pero medyo late. Mark, gusto mo tumulong ako sa lechonan? Iba na pag-usapan na natin yan. Gusto ko dito ka lang sa bahay. Alagaan mo yung mga anak natin. Mark, may seminar sa sa Ortigas. Gusto ko sana pumunta kasi parang tuturuan kami kung paano kumita ng pera sa bahay. Pwede. Gusto ko huwag ka lang malilate ng pagsundo mo kay Bam, ha? At tapos yung kapatid ko nga pala si Nino na seminaryo, tumawag, magbabakasyon daw. So, sabi ko dito na sa atin tumuloy. Hello? Good afternoon po, sir. Kayo po ba ang tatay ni Pam? Oo. Bakit? Wala pa po kasi yung sundo niya. Kanina pa siya umiiyak. Ganun mo ba? Dad! Wala pa rin si Mami! Ganun umiiyak ako, nasusundo sa'yo. Hello, ma'am. Sige po, susunduin ko na lang po anak ko. Salamat po. Yeah. Kumain ka na ba? Parang masikmurahin ka dyan. Ay na ako ikaw. Kumain ka na? Oo. Hindi na. Sa biyahe. Dear? Sige. Nakakailang ka na. Antok na. Mark, anong oras ka tumating? Pasensya na kung hindi ako nakapaghanda. Yung mga bata. Kumain na yung mga bata. Mark, sorry talaga. Hindi ko talaga akalain na ganun pala katagal yung seminar. Simple lang naman yung hiling ko sa'yo, di ba? Lagaan mo yung bata kasi kasuhin mo yung bahay. Alam mo, ang dami ko iniisip sa opisina. Pati ba naman to, kailangan ginagawa ko pa? Mark, sorry. Alam mo naman kung kaano ko kagusto para kumita ng sarili kong pera. Bakit? Kulang ba yung ginagawa ko dito sa bahay? Kulang ba binibigay ko sa'yo? Eh, hindi naman sa ganun. Ang gusto ko lang yung may maiaambag ba ako dito sa bahay. Tigilan mo yung mga meeting-meeting mo. Ang ambag mo, alagaan mo yung mga bata. Yun lang. Sigurado ako bukas, pag malamig na ang ulo ni Kuya, magkakais din kayo. Sana nga. Sana ninyo. Oh, dito ka na umupo. Hindi mo naabutan yung kuya mo, maaga umalis.
Ba, Sabado ngayon ah. Alam mo, wala naman pinipiling oras sa kaaraw yun sa pagtatrabaho. Kung pwede nga, idikit yung lechon nandito sa bahay. Ginawa nun. Nakapag-usap ba kayo bago sa malis? Siguro sa susunod na araw na lang. Pwede ko pang iwan sa'yo yung mga bata kasi mamimili ako ng mga gamit pang bake. Gusto mo, samahan ka na lang namin. Total, wala naman akong gagawin dito sa bahay. Sigurado ka? Oo naman. Ah, sige. Mga bata, pagkatapos niyo kumain na, magbihis kayo at lalabas tayo nila tito. Teka, mga bata. Nagdasal na ba kayo bago kayo kumain? Hindi pa, no? Magdasal muna tayo, ha? Hindi ba kayo napagod? Okay. Sige naman yung mga bata. Ano, masaya pa kayo? Pagod na ba kayo? Minaw, minaw! Oh, bakol! Nagdamdam na, pagod na. Eh, okay mo muna ako para wala na nakapagod. Iyan, sarap naman. Balik ka na. Pagod ka? Ayan. Pagkatapos ang delivery mo kay Mr. C, bumalik agad dito. May dalawa kalit siya rin deliver. Ha? Ingatan. Hello, sir. Oh, hello. Ay, opo. Papunta na dyan. Oh, mas malaki pa doon sa in-order nyo. Malakas kayo sa akin eh. Opo. Sige, sige. Ginagawa yun dito. Kuya, kayaan ka sana namin kumain sa labas. Ah, ganun? Ah, sige. May mga ibibili na ako kay Lynn. Kung gusto nyo mauna na kayo, susunod na lang ako. Ah, hindi na, hindi na. Aantayin ka na lang namin. Kaya mo nga yung bata o ayaw bumitaw sa'yo? Kayo ba? No, sige, liga, liga. Sama ka sa akin. Ah! Liga. Ayan si Lynn. Parang ibong nakawala sa hawla si Belen. Muli na siyang nakangingiti at nag-e-enjoy sa mga gusto at namimiss niyang gawin. Yun nga lang, hindi si Mark ang kasama niya, kundi ang kanyang sweet at thoughtful na bayaw. Sa tingin mo ba, magiging maganda kung magtatayo ako ng branch dun sa malapit sa seminaryo mo? Alam mo, kuya, hindi kita mapapayuan dyan. Alam mo naman sa ating dalawa, ikaw ay magaling magnegosyo eh. Sa nga pala ikaw, kailangan ba magiging pare? Alam mo, tagal-tagal mo ng seminaryo, hindi ko na binibilang kung gano'ng katagal dun. Tsaka yung bakasyon mo ngayon, parang tagal ah. Ang problema? Sa totoo lang, kuya, kaya ako lulumbas ngayon. Dahil pinag-iisipan ko mabuti kung talagang para sa akin ba talaga ang buhay, pare. Tama yan, isipin mo mabuti. Mahirap naman kung kailan pare ka, saka magdadalawang isip, di ba? Siya nga pala, kuya. Baka pa pwede, habang nandito ako, pwede muna ako tumawad dun sa litsunan mo. Wala naman akong ginagawa eh. Pwedeng pwede. Kailangan ko naman pagkakatiwalaan eh. Anytime ka dun. Salamat. Sinabi ko na kung paglalaro yung mga bata sa kwarto. Hindi ko naman kasi alam na pumasok sila doon. Babantayan mo na lang mga bata, hindi pagawa ng tama eh. Kayo, ba't kayo pumasok ng kwarto? Di ba sabi ko sa inyo, wag? Huwag mo naman pagalitan yung mga bata. Hindi naman kasi nila alam ko anong laman ng mga papeles na yun. Eh, lahat naman kayo walang alam eh. Kakainis. Kuya, ito ba yung nanap mo? Tama. Tibilin,
Ganun parang wala na lang ang ginawang tama sa kuya mo. Parang hindi niya nakikita yung mga sakripisyo ko. Hindi totoo yan. Baka marami nang iniisip ang kuya kaya nagalit yun ng ganun. Minsan iniisip ko na sana empleyado na lang ako eh. Kasi sa mga yun, may mga oras siya sa akin wala. May mga pangangailangan din ako bilang asawa. Minsan gusto ko ako naman yung alagaan. Bakit parang wala akong halaga? Umalis eh. Pumunta doon sa supplier ng baboy. Ah, ganun ba? Sayang naman. Pinag-bake ko pa naman siya. Kakalis lang naman yan. Siguro baka mamayang hapon nandito na yun. Sayang naman. Papatikin ko pa naman sa kanya ito. Gusto mo? Sige. Sarap. Ang gwapo ni Sir Nino. Kung hindi lang yung magpapare, siguro bagay kami. Magugunaw muna ang mundo bago mangyari yan. Sakit mo naman magsalita. Pero ang alam mo, ang mas nakakatakot, yung mambilin na yan, ang ahas na aakit palabas kay Sir Nino papuntang seminaryo. Alam mo, ang dumi ng isip mo. Hindi gagawin niya ni Ma'am Belen. Sobra kaya niyang mahal si Sir Mark. Ninyo, yung nangyari kahapon. Yung nangyari, huwag mo naisipin niyo, wala lang naman niya. Maganda pala yung mga gamit mo. Bukas na yung bazaar, di ba? Hindi na ako makakapunta. May bibisitahin daw na bagong prensyo kuya mo. Kailangan ba mong babantay sa mga bata? Hindi na lang papasok bukas sa litsunan para matuloy ka lang. Sayang yung paghahanda mo. Hindi. Hindi na kailangan. Kung gusto mo, ako na lang magsasabi ko, kuya. Hindi! Hindi na kailangan. Tanggap ko naman na pambahay lang talaga ako. Bumigay sa tukso sina Belen at Nino. Kapwa sila may mabigat na pinagdadaanan at nakadama ng ginhawa at saya sa piling ng isa't isa. Pero ang kasalanan nilang ito, walang ibang kahahantungan kundi ang pagsisisi. Oh, ano to? Pa, family day sa school sa susunod na linggo. Pwede ka naman po, di ba? Madami po kasing games na para sa father and son. Hindi ako pwede sa araw na to, anak eh. Medyo busy kami sa construction eh. Tama mo, mami mo. Pero, mabagal po tumakbo si mami. Maratalo lang po kami. Sorry anak, di talaga ako pwede. Pam, sama. Sumuba, tayo na lang.
Yay! Talo natin mga classmate ko po, ah. O oh, yan. Tito, basama mo. Eh, pwede ka naman humabol, eh. Kasi buong araw naman yung family day. Sige, subukan ko. Naku! Sinaspoil mo yung mga anak ko, ha? Mamaya hanapin ka nila kapag bumalik ka sa seminaryo. Kung babalik pa ako. Ano? Wala. Sana, hindi pa bumalik sa Sir Nino sa seminaryo. Mas ginaganaan ako magtrabaho kapag nandito siya. Hindi pa masungit. Bahala dito. Huwi muna ako. Okay po. Malito, malito. Malito, dapat hindi natin niloloko yung kuya mo. Mali. Pero kailangan natin ang isa't isa. Oh. Basta kayo. Asan ang mama nyo? Nasa taas po. Nagtitiklop ng damit kasama si Tito Nino. Ginawa ni Nino at ni Belen. Parang imposible. Pamilya ko nasira. May kapatid ko pumindeho. Seminarista o demonyo pala. Patawarin mo sila. Ang tiwalang nasira, mahirap nang maibalik. Sa tindi ng sugat sa relasyon ng mag-asawang sina Mark at Belen, panahon lang ba ang hihintayin o ito na ang katapusan ng kanilang pagsasama? Galing trabaho. Excited na excited ako makita sila. Kahit madalas, tulog na sila. Alam ko kasi naging masaya yung araw nila. Kasi kasama nila yung natin nila.
Alam ko marami akong pag-uulang. Pero sapat ba yun para saktan mo? Mark, alam kong walang kapatawaran yung ginawa namin. Huwag naman tayo maghiwalay kahit para sa mga bata lang. Balik mo na yung mga gamit mo. Hindi mo na kailangan umalis. Pero yung tiwala ko sa'yo, hindi ko alam kung may babalik ko pa. Thank you.